Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run. What's up sa inyo guys? Itong next video natin ngayon is may share ako sa inyo na tricks na kung paano natin mas mapapabilis yung pagpaprocess ng cellphone natin. Ito yung kaya natin tanggalin yung FPS drop sa Mobile Legends o kahit ano pang mobile games na nilalaro mo sa pamamagitan lang ng pag-aayos ng settings sa cellphone nyo. Hindi nyo kailangan mag-download na kung ano-ano ng application para mas bumilis yung pagpaprocess ng cellphone nyo, mawala yung mga FPS drop. Nasa settings nyo lang yung sagot sa mga problema nyo. So, yun na nga. Pero kung bago ka pa na sa channel natin, is hit mo na yung subscribe button pati na notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating videos. So, yun. Sisimulan natin. Napakasimple lang ng tutorial natin na to. Yun. Una, home muna natin. Tapos, syempre, dahil sa settings ngayon, ano natin, kailangan open natin settings. Tapos, pumunta ka muna ng about phone ng cellphone mo. Punta ka muna sa about phone. Pag nandito na sa about phone, kailangan i-open natin yung developer option. Sa mga hindi nakakaalam kung paano i-open yung developer option, i-search nyo na lang sa YouTube yung brand ng cellphone nyo kasi iba-iba yung pag-open ng developer option. Kung kapares tayo na cellphone, Poco kasi yung cellphone ko, kaya kung ito din yung cellphone mo, mas madali mo na lang siya masusundan. Para i-open yung developer option ng Poco, is ito, yung MIUI version. Kitap mo lang yan ng maraming beses hanggang sa lumabas yung you are now a developer. So yun, kung once na lumabas na yun, ibig sabihin, meron ka ng developer option sa cellphone mo. Kung ibang brand naman yung cellphone mo, halimbawa Vivo, yung Vivo, iba din yun dun, yung nakalimutan ko lang yung tawag sa Vivo. Basta iba yung pipindutin. Tapos sa Realme, build number. Ganon guys. Kaya kung hindi nyo alam kung paano i-open developer option sa cellphone nyo, is mag-search na lang kayo kung paano mag-open nun. Then once na ma-open mo yung developer option mo, pwede na tayo mag-back. Then, tapos pumunta tayo ng additional settings. Additional settings. Tapos ikutin nyo dito sa baba, magkakaroon na dyan ng choices na developer option. Pwede mo na yung buksan. Tapos, ito yung pag-enable ng developer option. Ayan. Once na naka-on yan, ibig sabihin, pwede mo nang kalkalin yung mga nandito. Pero guys, kung ano yung gagalawin ko, yun lang din yung gagalawin nyo. Kasi once na may ma-open kayo dito na hindi pala kailangan, may chance na masira yung cellphone nyo. Pero huwag kayo mag-alala. Kasi, basta sundan nyo lang yung gagawin ko na kung ano lang yung open ko, yun lang din yung i-open nyo para hindi na magkaroon ng kung anong problema. Yan. Sana marinaw. So, once na ma-open nyo na yung developer options, ganito lang yung sunod yung gagawin. Scroll down nyo, tapos hanapin nyo yung hanapin nyo to. Wait lang. Wait. Nasa bandang baba siguro siya. Eto. Itong tatlong to. Yung window animation scale, transition animation scale, tapos yung animator duration scale. Ayan yung tatlong yan yung hahanapin nyo. Pag nakita nyo na yan, kailangan iset nyo siya sa 1.5. Ayan, kasi may pagka, halimbawa itong window animation scale, open mo yan, may mga choices na ganyan. I-set lang natin siya sa 1.5. Explain ko sa inyo mamaya kung bakit kailangan natin i-set sa 1.5. Ganyan din itong transition, 1.5 lang din. Tapos yung animator duration, 1.5. Kaya sinet natin yan sa 1.5 guys. Kasi ayan yung para mabilis mag-process yung sa halimbawa, yung transition ng cellphone mo. Halimbawa pag ginom. Ayan. Pag open na Facebook, medyo bumilis yung yung pag-open ng mga applications sa cellphone ko, medyo bumilis dahil nga doon sa dahil binawasan nga natin yung animation ng animation scale. So, ayun.
sana malinaw kung ano yung bumili sa ano natin pagka 1.5 siya mo guys, masyad bumili yung response ng cellphone ko dahil sa pag ano natin nun, pagsiset natin sa 1.5. so ayun, yun yung tulong nun. So isa na yun, may ano na yun ha, na bibilis yung pagpaprocess ng cellphone mo. Ito, at ito pa yung kasunod, once na ma-open mo na yung maset mo na yung asan na yun, wait lang, ayan. Once na maset mo na tong tatlong to sa 1.5, ito naman yung sunod mong gagawin. Scroll down mo lang ulit. Tapos, hanapin mo tong ito, yung don't keep activities at background process limit. Ito yung mga ginagawa naman na itong don't keep activities. Halimbawa, naglalaro ka ng Mobile Legends. Kapag naka-on yan, Mobile Legends lang yung gagana sa cellphone nyo. Hindi kakain ng RAM yung ibang application. Bali, tatanggalin niyo yung mga nagra-run kahit na naka-off. Halimbawa, yung share it. Yung share it na yan, ganyan-ganyan lang yung share it na yan. Kahit naka-off yan, guys, kumakain ng RAM yan. So, kung maliit yung RAM mo, habang naglalaro ka ng Mobile Legends, makakaramdam ka talaga ng FPS drop. Yung, yan talaga, yung, ano na yan, yung, ano na yan, yung share it na yan. Tsaka isa pa yung Messenger. Habang naglalaro ka ng Mobile Legends nga, is nagpa-pop up yung notification kasi nga gumagana yung ano niya, gumagana siya sa background. Kahit na ML lang, kahit naka-close yung Messenger niyan, kumakain ng RAM yan kasi gumagana siya. So kaya kapag inon natin to, don't keep activities, ibig sabihin kung ano lang yung pinapagana natin sa cellphone natin, halimbawa nag-ML lang tayo, ML lang talaga yung gagana. So malaking tulong yun kasi halimbawa na 3 gig lang yung RAM ng cellphone mo, yung 3 gig na yun, wag mo focus siya sa Mobile Legends. So, kapag ka mas malaking RAM, di ba guys, pag mas malaking RAM yung available, hindi ka maglalag habang naglalaro ka. So, malaking tulong yun. Kasi, nakafocus lang siya sa Mobile Legends. Yung RAM mo, hindi siya mag-focus sa iba, hindi siya hatian ng iba. Yung, habang nag-ML ka, yung RAM mo, nakaset na sa ML. Tapos, hatian pa siya ni Messenger, hatian pa siya ni Share It. So, ayun, kaya mas lumiliit. Pero kapag kainan mo tong don't keep activities, magpo-focus siya sa Mobile Legends. Hindi kakain ng RAM yung ibang application. So, ayun, sana malinaw. Tapos, ang sunod naman, ito yung background processes limit. Background process limit. Ayun naman, iset mo naman yan sa no background processes. Ganon din yan, guys. Yung kapag naka-focus lang siya sa isang application, hindi ko makain ng RAM yung ibang application habang naglalaro ka ng ML. So yun, ito yung tutorial natin ngayon. Malaking tulong to guys kasi ito ginagamit ko to nung yung cellphone ko is mababang version pa, yung dating cellphone na ginagamit ko hindi yun ganun kaganda, at ito nga ginagawa ko kaya nakakapag ML ako ng smooth. So yun, once na ganito yung gawin nyo, na iset up nyo yung nang tama yung tutorial natin, malaking tulong yun guys, promise sa inyo. Effective na effective yan kapag naglalaro kayo ng Mobile Legends. So yun, once na may set mo na yan, pwede ka na maglaro ng ML, pwede ka na maglaro habang naka turn on. Pero kung nagsawa ka, napakadali naman i-turn off nun once na tapos ka na mag ML, tapos pwede mo ding i-off. Balik lang kayo doon sa developer option. Ayun, papakita ko sa inyo. Di ba naka-set siya ng... Wait, nasa na siya? Nasa baba yun eh. Naka-set siya ng 1.5, di ba guys? Ito-turn off natin. Pag tinurn off mo na yung developer option, ang mangyayari niyan, ito. Ayan. Bumalik siya ng 1 times. Ibig sabihin, kapag turn off mo yung developer option, kusa na siyang babalik sa normal na setup niya. Ganun lang. Tapos kapag once na maglalaro ulit kayo ng ML, i-turn on nyo lang ulit. Diba, napaka-simple lang. Naka-turn off na din to, bumalik na din to. Ganun yung tutorial natin guys. So, ayun. Effective na effective yan, kaya i-try nyo na. So, dito ko sana malinaw yung explanation ko. At kung gumana sa inyo, i-hit mo na yung subscribe button pati yung notification bell. Sobrang ma-appreciate yun guys. Maraming salamat sa inyo. Dito ko natatapos yung video ko. Sana may natutunan kayo. Salamat sa sumusuporta sa channel natin. Thanks for watching.